rin naman po ang ating related po rin po sa main topic, which is the believer's warfare. Sagdin po tayong lumiko sa Revelation chapters 1 to 3, dealing with the seven Asia Minor churches, because out of these seven Asia Minor churches, nakita po natin ito ang pamamaraan ng pag-atake ni Satanas sa mga iglesia ng Panginoon. So, di pa rin naman ho, nagbabago ang pamamaraan ng ating kaaway. Sabi ni Apostle Paul, by the inspiration of the Holy Spirit, that we might be able to stand against the wiles of the devil. Yung pong salitang wiles, ang ibang English word po niyan, sinandimus po yan sa schemes. Marami siyang schemes. It is derived from the Greek word scheme ay ata po yan, ano? Marami pong pamamaraan sa Satanas at how to reach his wife. Methodia. Ito may hango sa salitang Griego na Methodia, which is translated wiles or schemes. At yung mga familiar word na English word saan makikita natin doon sa salitang Methodia ay yung method. Di ba? Method. So Satan has many ways or methods on how he wages his attack. And the word methodia carries the idea of craftiness, cunning, and deception. Kaya inahilin tulad po siya ni Pedro sa roaring lion, which uses, ang lion po, magamit po yan ang deception and stealth. Usong-uso ngayon sa mga advanced countries yung mga paggamit ng mga stealth warplanes. Saan pati barko, ginagawa na rin nilang stealth capable, meaning kahit radar, hindi ho nati-detect. Ang unang nag-manufacture po niyan, gumawa ng prototype niyan, hindi ko lang alam kung nakalipad, ang mga Germans during the Second World War. Gumawa sila ng aeroplano na delta wing na rin, parang triangular na rin ang shape ng pakpak, delta wing, and instead of made of the usual aluminum or fiber na katawan, ang ginamit po nila plywood. Dahil meron isang weapon, although hindi masyadong advanced ang Royal Air Force ng British, kumpara sa air power Germany, pero meron silang weapon na napaka-effective at napaka-powerful, yun pong radar. Kaya bago makarating yung enemy approaching pa lamang, nakaka-prepare na yung Royal Air Force para intercept. Ngayon, naisipan ng mga Germans na gagawa ng aeroplano na hindi mo detect ng radar. At ito na-capture ng mga ng Allied Force, at ngayon, napapakinabangan din nila yan. Yung mga delta wing, ng mga stealth bomber. Uso na yun yan. So when you say stealth, hindi halata. Andiyan, pero hindi halata. At Satanas was very effective using stealth and deception. Bakit? Yung kanyang pagkilos, gumagalaw, kumikilos sa kinubok of Thessalonians, the mystery of iniquity that already worked. Kumikilos na po ang mystery of iniquity right below our nose. Sa ilan, kumbaga, nandiyan lamang po sa paligid natin, pero hindi po natin nakakalata. Ano? Ang Diyos, ginawa niya ilang mga hayop na merong stealth capability, yung mga kaya nilang mga
camouflage, ano, na halos maapakan mo na, halos maapakan mo na, hindi mo pa alam na nandyan lang. Kagayon na nga usa. Pag ang usa, eh, di ba, meron mga usa na spotted. Pag yan yung dumikit sa mga dried leaves, akala mo dahon na rin yan. Kaya kahit kadikit mo na yan, hindi mo mahalata. Ganyan din yung rattlesnake. Mga rattlesnake, pag gano'n yan, nagtagos, mga dahon-dahon, magamo, maapakan mo na, hindi mo alam, andyan lang pala. Ang tiger, ganun din, yan ang silbi, nandiyan lang mga stripe, at yan ang silbi ng mga spots, para hindi siya lalata. And Satan was likened to a roaring lion, ano, sa mga maninilang yun, na gumagamit ng deception, cunning, craftiness, and uses also the element of surprise until pagka ready na, ano, eh, atake na po siya to pounce the prey. Yan po ang sistema ni Satanas. Na kumikilos siya in a mysterious way, the mystery of iniquity that already worked. Pero hindi natin nakahalata. So we are in a warfare, we are engaged in a terrible warfare. Kaya nga sabi sa akin ng Biblia, maraming ginamit na illustration sa atin upang ipabatid sa atin ang mga Panginoon na hindi lamang tayo naging children of God, hindi lamang tayo naging mga sons of God, tayo po ay mga soldiers of the Lord. Soldiers of the cross, soldiers of the Lord. Thou therefore endure hardness as a good soldier of the Lord Jesus Christ. Put on the whole armor of God. For we wrestle not against flesh and blood, against we do not wrestle against flesh and blood, but against rulers of this world, against principalities and powers in high places. So we are engaged in a battle. Kapag inaral po natin, ano ko yung Ephesians chapter 6, the Apostle Paul, by the inspiration of the Holy Spirit, he probably was chained to a soldier. Maraming nakakadikala po siya sa isang soldadong Romano dahil wala po siya sa regular jail. Siya po ay nasa isang inupang bahay, pero siya po ay nakatindikala sa isang sundalo. Probably, when he penned this portion of the book of Ephesians, chapter 6 verses 10 down, ay nakatitig po siya doon sa armor ng sundalo na nakatanikala sa kanya. And under the inspiration of the Holy Spirit, eh, nakita po niya yung analogy ng provision ng Panginoon sa atin in waging the spiritual battle with Satan and his demons. So nakita niya yung provision ng isang sundalo. He was equipped with his weapons and armor. At nakita niyo doon ang analogy ng provision ng Panginoon sa atin. Because by our own power and strength alone, hindi po natin kakayanin ang ating pakikidigma sa ating kaaway. Kailangan po natin ang provision ng Panginoon. Not only his armor, but including his strength. Kasi sabi sa atin sa Ephesians chapter 6 verse 10, hindi yung tayo lalaban by our own wisdom, by our own carnal means, by our own strength, but with the power of the Lord. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Ang ating pong lakas na gagamitin ay hindi yung natin personal na lakas, kundi lakas ng Panginoon. Hindi issue kung maliit o malaki ang ating power, ang issue is the source. We are fighting the enemy with the strength of the Lord, not on our own strength. Because when we depend only in our own wisdom, we depend only in our own abilities and power and strength, we are no match to the enemy. Bilin niyo anghel, hindi nga umubra yung anghel eh. 21 days he was resisted by the prince of Persia, referring to demonic, to a demon, you know. He was able to delay the arrival of the angel for 21 days. Angel na po yan. At hindi po siya makaka-penetrate, makaka-dating sa lupa kung hindi siya tinulungan ng isa pang archangel ng Panginoon.
How much more kung tayo mismo ang lalaban through our own strength and power. Pero kahit maliit ang ating lakas, that is beside the point. Dahil ang issue niya is not the strength, but the source of the power. Dahil kahit maliit po lamang ang ating lakas, kung ito'y lakas na nanggagaling sa Panginoon, that is sufficient enough to battle with the enemy. Kung maalala niyo, sinabi niyo sa church sa Philadelphia, I know that thy strength is small, and yet thou hast prevailed. Kahit maliit lamang ang lakas ng Philadelphia church, and yet he has prevailed, because that strength is the strength of the Lord. She did not rely on his own strength, but the church in Philadelphia relied on the strength of the Lord. Alam niyo po, ang lakas ng San Cristiano, mga kapatid, is the secret of our strength is dependence on God. Pag sinuko natin, ginave up natin yung masyadong bilib natin sa sarili natin, yung masyadong tiwala, masyadong pagdepende sa ating sariling karunungan, at iniasa natin sa Panginoon, that's where the strength of the Lord comes. Kaya sabi niya sa atin, in all thy ways acknowledge Him, and He will direct thy paths. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. So ang ating lakas, mga kapatid, ay hindi nakadepende sa ating lakas, kundi sa lakas ng Panginoon. So, habang inaaral po natin itong provision, armor ng Panginoon, we studied it alongside the seven Asia Minor churches, dun po sa Revelation chapters 1 to 3, dahil meron pong parallel, meron similarity, no, kung paano kumilos ng kaaway. Kanyo po nga matatandaan, ano, out of the seven churches, only two churches did not receive any rebuke from the Lord. At yun ay simbahan sa Smyrna at simbahan sa Philadelphia. Pero hindi ibig sabihin na na-exempt sila. Na-exempt sila sa atake ng kaaway. In fact, they were harassed by those who were of the synagogues of Satan. Hinaharas din sila, and yet they prevail. Sabi ng Bible sa atin, ang Philadelphia, though thy strength is small, and yet you have prevailed. Maliit ang lakas mo, pero nagtagumpay ka. And he commended, the Lord commended the church in Philadelphia, also the church in Smyrna, despite their persecutions, and apparently, itong persecution nila, that is what made them strong. Kaya nga, pag may mga trials, welcome yun eh, welcome development yan of Christianity. Pagka masyadong easy ang buhay, medyo mas delikado sa isang mananampalataya. Kahit sa ministry, an easy ministry is a weak ministry. Nasa ministry na halos walang struggle, halos walang problema. Ministry na walang problema sa buhay, lahat nandyan, ay napaka-weak na ministry yan. Pero yung ministry na maraming pinapasok na struggle, maraming sinusuot ng mga parang butas ng karayom, parang gumagapang sa mga obstacle. Parang ano rin yan eh, parang puno na kapag naka-experience sa maraming hampas ng hangin at ng bagyo, mas tumitiba yung puno. Pero yung mga puno na yung mga lugar na hindi dinadalo ng bagyo, kamukha ng Africa, pero po experience rin. Ang kapatid ko, ang pangasawa ng isang empleyado sa isang malaking laging concession sa laging company sa Balet, sa Aurora, sa Dilasag, Aurora. Sobrang laki ng kumpanya, ang manager ko isang upon. Ang dami nakaparadong mga truck. Sabi ko, bakit ganyan? Kasi 30% operation na lang. Pinawalan ng gobyerno ang masyadong pagputol. Eh saan nagagaling ako kung malalaki tayo ito? Galing sa Africa yan. Ang lalaki nito, sabi ko. Oo, pero walang kwenta yan. Bakit walang kwenta? Ang plywood na lang namin yan kasi kahit malalaki yan, mahina klaseng tao. Hindi kagaya ng tao sa Pilipinas na sobrang tibay.
Ngayon yung ginagamit na materyales, paggawa ng mga galyon, ng mga kastila, ang araw, ginagamit ng mga Pilipino. Kahit ilang taon, kayang mag-survive sa alat at sa mga barnacles, mag-survive sa mga parasites at alat, ng matitibay na ulo yung araw. So, ang Philadelphia at Smyrna, marami rin trials, meron na nilang trials, yan ang nag-purify sa kanila. Because trials will keep off our attention from ourselves and we place our attention to God. Yan ang nangyayari sa trials. Ang mahirap palampasan ng Kristiyano ay prosperity. Pero adversity, nalulusutan ng mga mananampalataya ang trials. Napagtatagumpayan ng mga mananampalataya ang mga pagsubok. Because it will bring Christians by the thousands to their knees pag meron mga pagsubok. Pero ang kalimitan na hindi po nasusurvive ng Kristiyano ay yung prosperity. Like David, when he was in adversity, he was so close to God. He would write Psalm 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want. Thou preparest a table before me in the presence of my enemy. Though I walk through the valley in the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me." Pero nung hari na siya, wala na siyang masyadong struggle, wala na masyadong persecution sa kanyang buhay, ano naging resulta? Restore unto me the joy of thy salvation. He became relaxed in his Christian life. Naging relaxed. Nagkaroon siya ng tendency na i-relax ang kanyang pagbabantay, i-maintain ang kanyang spirituality, at lumayo sa kalooban ng Panginoon. Kaya nang, di ba lang kung bakit ganyan ang make-up ng Kristiyano. Ang pagsubok na pagkalalampasan. Pero ang hirap ng pasan ng Kristiyano ay ang prosperity. No? Pero adversity ay kanyang nalalampasan. So again, out of the seven Asia Minor churches, kung Smyrna in Philadelphia, wala pong na-receive na review mula sa Panginoon. And then the remaining five, inista po natin in the progression of the seriousness of the rebuke na na-receive nila, no? So, ang top one sa review, ang top one sa review, mga kapatid, ay ang Laodicea. Sumunod sa kanya ang Sardis. And then Thyatira, Pergamos, and then Ephesus. So, paano yung progression ng progression ng pag-decline nitong simbahan na ito. At kaya ito natin ito, mga kapatid, itong seven Asia Minor churches, ano ito eh, parang salamin. Salamin ito ng mga simbahan sa lahat ng panahon, mula noon magpahanggang ngayon. Ibig sabihin, sa bawat period of history of the church, parating merong simbahan na may ganitong mga katangian. For example, we are now in the 21st century. Merong simbahan ngayong 21st century na either Smyrna o Philadelphia, either Ephesian Church or Pergamos Church, or Thyatira, or Sardis, or Laodicea. Meron po kasi pagtuturo na itong seven Asia Minor churches na ito, nire-represent nila ang bawat period ng history. Sabi nila, ang Philadelphia Church, yan yung panahon ni Spurgeon. Where there is gospel explosion, napakatindi ng evangelism during the time of the awakening, during the time of Jonathan Edwards, of Whitfield, panahon ni Charles Spurgeon. Yan ang period ng Philadelphia, sabi nila. Kaso lang, tapos na tayo dyan. Ang sumunod dyan yung Laodicea, ito na yan, na ang mga churches ay lukewarm. Kaya lahat ng mga churches ay puro lukewarm dahil nasa panahon na tayo ng Laodicea. Pero parang hindi ganun, mga kapatid. Ang tingin ko dyan, sa bawat panahon, eh meron pitong uri ng simbahan.
May Laodicea na church, may Philadelphia na church, may Smyrna na church, may Thyatira na church, may Sardis na church. Kaya out of these seven Asia Minor churches, dito po natin mag-engage ang ating sarili. Masasalamin natin ang ating sarili. Ang level ng spirituality ng ating simbahan. Masasabi pa ba natin na ang simbahan natin ngayon, eh, Philadelphia Church, o Laodicea na Church, o Ephesus na Church? So ano po ba ang mga characteristics ng simbahan na ito? No? Marami sila mga list ng kanilang mga good. Pero they fail on some important areas. At ang Ephesus, mga kapatid, marami siya mga commendations and analysis sa Panginoon, you know? But he failed in one fatal area, which is what? Loss of first love. Napaka-vital po niya. Ang dami niyang good works. Ang dami niyang mga mabubuting bagay na ginawa, paninindigan, he did not tolerate false teachers, he did not tolerate false teachings and doctrines, he endured in good works, tenest niya mga false teachers, she maintained her level of morality, ang kanyang doctrine na natiling orthodox. Pero mga kapatid, ang isang important area na kanyang nakita ng Panginoon, ang failure niya, is the loss of his first love. Kahit nasa iyo lahat ng mga mabubuting katangian, nasa iyo ang orthodox doctrine, nasa iyo ang purity of life, similar with Peter, there is no problem with the theology of Peter, there is no problem with the purity of life of Peter. Pero nung inuulit-ulit sa kanya ng Panginoon, lovest thou me? Lovest thou me? Because it is quite possible that we are orthodox in our doctrine, we have right living, we are pure in our living, pero ang ating love sa Panginoon ay nawawala na. Kung yung matatandaan, there are three steps to defection. Ano? Paano nangyayari yan na unti-unti nawawala ang ating pag-ibig? Ano yung step, yung tatlong bahagdan or stages kung paano nangyayari yung loss of love? First, that we neglect and forget the joy of the first experiences of salvation. Nakakalimutan natin yung mga karanasan natin nung una tayong naligtas. We lose the joy of Bible study. We lose the joy and thrill of prayer. Nawawala tayo ng excitement of prayer. Kanina, nag-prayer warriors. Alam ko, ang ipag-prepare ko kanina ay mga warriors ang prepare ko eh. Dahil kanina, walo lamang mga nag-pray. Nawawala na ba tayo ng enthusiasm sa prayer at pananampalataya sa power ng prayer? Ito yung mga stages ng paglalamig ng ating pag-ibig sa Panginoon. We neglect and forget the joys of the first experiences of salvation. We lose the thrill of Bible study, excitement in Bible study, excitement in prayer. Not only that, defection in God would also involve sin. Kaya sabi sa Ephesus, repent, or else I will come. Parating may involve na kasalanan dyan. Ang panalamig may involve na kasalanan. Kaya ang panawagan kayo sa Ephesus, repent, or else I will come. At hindi siya nag-repent, kaya finally, i-remove ng Panginoon ng kanyang under sin. And not only that, mga kapatid, yung ang sabi ng Bible sa Ephesian Church, remember from whence thou art fallen. Ano ka ba dati bago ka naging ganito? And do the first works. Bakit do the first works? Because as a Christian,
loseth his love for the Lord, nawawala yung, if not the quantity of his service, it is the quality of his service for the Lord. Kung hindi yung quality, hindi yung quantity ang nababawasan, ay yung quality ng kanyang paglilingkod. Kung nung una siyang naging iglesia, o tayo nung bago naging mananampalataya, eh, iba yung motive natin sa ating paglilingkod. Out of love for God and desire for obedience, baka mandahula, iba na. Gaya nung magsin-irog na parating excited na gusto magkikita. Karoon mo mag-asawa na after 20 years of marriage dahil na lang sa mga bata. Dahil na lang sa mga bata. Ang sabi ng Panginoon, do the first works. Because the church has lost, if not the quality, the quantity, she lost the quality of his service for the Lord. Baka sinasabi na lang eh, baka may masabi. Pagsisimba na nga ako, baka may masabi. Nakakahiya. Hindi na dahil ang Panginoon ay karapat-dapat sa paglilingkod. Ang Panginoon ay deserving ng mga good quality service, deserving of my attention, deserving of my full attention. God is deserving of my wholehearted service. Karapat-dapat siya sa aking paglilingkod. Pero ang dahilan mo lang eh, baka mawala ang blessing yung pinag-pray mo lang. Baka hindi sagutin yung prayer ko. Hindi masagot ko. So, those were the stages for losing one's love for the Lord. No? Loss of joy, loss of doctrine, loss of zeal. It involved sin and then decrease in the quality and quantity. If not the quantity, the quality, the quality will decrease. And then, Pergamo, the church in Pergamo committed the sin of what? Ano kasalanan ng Pergamo? Compromise. Compromise with the world. Ano po sabihin ng compromise with the world? Mahaba ang kanyang list of good things na kanyang ginawa. Maraming kinomend at Panginoon sa kanya. However, sabi ng Panginoon, you have there with you those who embrace the doctrine of Balaam. Sino ba si Balaam? Sa yung prophet na nag-advise kay Balak na hindi natin malalabanan ng Israel ng harapan dahil binebless ng Panginoon. Pero pwede mo siyang talunin, pailalim in a deceptive way, in a crafty way, in a subtle way. Kaya mong pahinangin ang bansang iyan. Kaya mong makurap, kaya mong mapulyot ang Israel in a very subtle way. Sabi niya, instead of fighting him frontally, ang gawin mo, hayaan mo siyang pumasok sa iyo. Allow him to mingle with you and give your sons and daughters to their sons and daughters. So hayaan mo magkaroon ng mixed marriage with the Moabites. Hayaan mo sila. Ayan ho ang advice ni Prophet Balaam kay Balak. So, hindi na niya inoppose ang pagdaan ng Israel sa kanyang border o sa kanyang territory at inayaan niya na magkaroon ng dealing ang mga Moabites with the Israelites. And eventually, that weakened, yan ho, napahina sa bansa ng Israel. Ano yan? The doctrine of Balaam, which is compromise with the world or the practice of intermarriages with the Moabites or with the unbelievers. As a church, parang hindi natin nakikita yung hindi masyadong big deal sa atin yun. Pero mga kapatid, as far as God is concerned, it is a big deal. It is a big thing. Maalala niyo si Samson. Nung in-announce ni Samson na tatay na yung mag-asawa. Isang taga Tekoa yung tayo. O Temanite. Pero hindi Israelite. Hindi Jewish. Ano sabi ni Manoah? At mga magulang ni Samson, bakit wala ka nang magkita sa iyo mga
Bakit kailangan sa lahi ng mga uncircumcised Philistines kagukuha ng mga pangasal mo? Talimitan niya kanila naging source of trouble sa Israel. You read the book of Ezra and you read the book of Nehemiah. Anong problema naman doon? Children would not read the Bible. Children of the Israelites would not speak the language because they spoke the language of the foreign countries or the foreign parents. Ano ginawa ni Ezra? Ano ginawa ni Nehemiah? Sabi nito niyang pinaghihiwalay. Sabi nito niyang pinaghihiwalay. Consecrate yourself. Sanctify yourself. Pagdating sa New Testament, the New Testament would say the same thing. 2 Corinthians 6:14. Do not be unequally yoked with unbelievers. Sapat ng dahilan niya. Misa, dahilan natin, mas mabait itong unbeliever sa Kristiyano. Yung mga Kristiyano, naka-Kristiyano, parang hindi ugaling Kristiyano, pabuti pa itong unbeliever, mas mabait pa. Pero hindi yun ang ano eh, hindi yun ang mundo. Ano ang sinabi ng Panginoon? Kundi ano yung thus saith the Lord, do not be unequally yoked with unbelievers. So you have there with you those who embrace the doctrine of Balaam. And then in Tiatira, so pasirius ang problem itong Asia Minor churches. Sa Tiatira, ano mong meron sa Tiatira? Tolerance of sin. You have there with you Jezebel, who taught idolatry and seduced other preachers in the church to commit idolatry and immorality associated with that idolatry. And due to man's highly sexual nature, maraming mga preachers doon sa church ang naingganyo. Kasi sa idolatry, sa idolatrous worship ng mga pagano ng araw, involved ang immorality. Sa Corinth na lamang, ano, sa isang lugar sa Akaya, which is Corinth, and meron doon pong mga prostitutes, 1,000 of them, mga 1,000 ng mga prostitutes na nagkikater ano, sa mga worshippers. So involved talaga ang prostitution, ang pagbibigay ng aliw sa mga worshippers, kasama yan in the name of religion. Dahil sa maling theology, maling konsepto sa Diyos, naging mali ang kanilang practice sa kanilang religion. Inakala nila na ang Diyos na nagbibigay ng bounty, ang Diyos na nagbibigay ng saganang ani ay ang araw. The sun god Ra, yan ang dakilang Diyos na nagbibigay ng kasaganaan, eh winorship nila ang araw. Kaya involved sa worship ng araw, ay yung symbol ng phallus or the male organ. The male organ. So ngayon, eh, hindi masyadong na-identify. Hindi parang ano lang, dekorasyon. Pero hindi yung dekorasyon. Meron po yung meaning. May meaning yan. Actually, ang tawag niya, phallus. Hindi phallus, obelisk. Symbol of male organ. At sa kanila, sabi nila, yan ang nagpo-promote ng masaganang ani sa atin. Together with the sun god. So, i-worship natin yan. At para lalong ma-induce ang blessings sa atin ng ating mga Diyos, tinamaan nila ng immorality, orgies, doon sa kanilang form of religion. At parating na engano dyan, doon, the teachers and preachers in the church in Tiatira. And then, ito naman pong service, ano po ang problema dito sa church service? Ano? Alam niyo po ang service, the church of service, synonymous with wealth. Alam niyo po yung isang napakayamang hari by the name of Croesus, may kasabihan sa English na as rich as Croesus, ano po pong familiar kayo dyan. Pag sinabing as rich as Croesus,
ay napakayaman mo. Because Croesus was once a king in the kingdom of Lydia. Si Croesus, hari po siya sa Lydia. Sa lugar ng pangalan Lydia, na capital po ay ang Sardis. So Sardis is synonymous with wealth. Napakayaman po niya, no? So ito pong church ng Sardis, sabi sa akin ng Book of Revelation, thou hast a reputation for being alive, but actually you are dead. Sabihin natin, no? Book of Revelation chapter 2. Chapter 3, verse 1. Revelation chapter 3, verse 1. Tungkol po ito sa Sardis. And unto the angel of the church in Sardis write, this thing saith he that hath seven spirits of God and the seven stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die, for I have not found thy works perfect before God. Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come unto thee, upon thee. Thou hast a few names even in Sardis, which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. So, anong sinasabi ng Bible sa atin? A few names, a few faithful ones. There are a few faithful ones in the church of Sardis, which prevented the total removal of the lampstand in Sardis. At ang promise ng Panginoon doon sa remaining few ng Sardis is what? Ang promise ng Panginoon sa kanila, they will walk with me in white in my kingdom. At ang promise naman ng Panginoon doon sa natitirang tapat, may ilang natitirang tapat sa Pergamo, sabi sa kanila, back to the rest, sabi ng Bible, Revelation chapter 2, verse 25, if I'm not mistaken. Revelation 2, 25. Verse 24. But unto you I say, and unto the rest in Thyatira. Ano yung rest in Thyatira? The rest of the church who remain faithful. Ibig sabihin, kahit mga faithful ay hindi exempt sa warping ng Panginoon. Dahil ibig sabihin niyan, mga kapatid, kahit tayo faithful sa Panginoon, you are not immune to temptation. Kahit gaano ka loyal, gaano ka ka-faithful sa Diyos, hanggat wala pang rapture, wala pang glorified body, we are not exempt to the onslaughts and attack of the enemy. Kaya ang advice ng Panginoon dun sa mga nakitirang kaunti na tapat sa verse 25, but to the rest, sabi niyan, I put no other burden but that which you have already, hold fast till I come. Sa inyong natitirang kaunti, natapat pa, huwag kayong bibita. Manghawak kayo sa Panginoon. Huwag kayong bibita. Hold fast. Kapareho din yung sinasabi ni Paul sa Ephesians chapter 6, stand, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Stand firm. Hold fast. Pareho lamang yan. Militarily speaking, it connotes the idea of holding fast in a very strategic position while being attacked or while under attack or while under fire. Habang continuous ang digmaan, hindi ka umatras, hinahawakan mo isang strategic na position. Kaya na ginagawa ng mga mahuti na kahit totally outnumbered, pero nawala na sila sa planning,
Nauna sila sa mga strategic position. Ganun din tayo mga mananampalataya. No match na no match tayo because we are in the devil's world. Kahit saan ka tumingin, andito ang kaaway. The enemy is not only from without, there is also an enemy from within. Pero ang bilin sa atin ng Panginoon, hold fast, firm unto the end. Yung natitira sa iyo na may buhay pa, na pwede pang ma-preserve, huwag mong bitawan, hold fast until I come. Stand firm unto the end. Marami ang tawag, marami ang panawagan to give up, marami panawagan na bubalik ka ng atensyon dito o ipunin na ating atensyon sa mga bagay at ilayo sa Panginoon, ilayo sa focus sa Panginoon o agawin ang ating puso sa Panginoon, alisin ang ating damdamin sa Panginoon o alisin ang ating mata sa standard ng Biblia, sa turo ng Biblia at sa mga pangako ng Biblia. Pero hindi nagbabago ang bilang ng Panginoon. Stand firm. Hold fast. Hold on. Huwag niyong iiwan ang poste. Kung poste ka dyan, huwag niyong iiwan. You are under fire. You are under attack. Yet, hold on. Stand firm. Help is coming, sabi ng Panginoon. He is coming very soon. Pero hanggat wala pa siya, keep on holding on. And the Lord provided us with enough strength to preserve us, sabi niya sa Philadelphia, I know that that strength is small. Mahina, maliit ang lakas mo. And yet, nakalaban ka. Dali, hindi issue niya yung lakas eh, kundi yung source of the strength. Kahit maliit ang lakas natin, if that's the strength of the Lord, sabi ng Philippians 4:13, I can do all things. 4:13 niya tayo. I can do all things through Christ, which strengthen. Tama ba ako? Philippians 4:30. I can do all things through Christ which strengthen me. Dahil hindi po yung amount of strength issue but the source of the strength which is the Lord. We fight in the strength of our Lord. So ano po itong church in Sardis? The church in Sardis is the church which is satisfied. So, ang kanyang gift is satisfaction with programs and activities. Sabi niya, thou hast a reputation for being alive. But actually, you are dead. Appearance mo from the outside looks sa panlabas tayo ay parang alive, parang lively, parang buhay na buhay ka. Pero sabi ng Diyos, you are actually dead. So, the church has the semblance of vitality. Pero spiritual speaking, sabi ng Panginoon, patay ka na. Alam niyo po, when a church would substitute activities and programs and the issues of men, at ipinalit mo yan sa Panginoon, at ipinalit mo yan sa gawain ng Panginoon, the church eventually will become an ikabod church. Alam niyo ba yung ikabod? Sino yung nagsalita ng ikabod? Ito yung asawa ni isa sa mga asawa siya ng isa sa mga anak ni Eli at dinala nila sa digmaan ang kaba ng Panginoon. Kaba ng Dipan at na-capture ng mga Philistines ang kaba ng Panginoon. Ang babalitaan ni Eli na stroke, patay si Eli. At yung balita na na-capture ang kaba ng Dipan, dumating din ito asawa ng isa sa mga anak ni Eli. At kasalukuyan siyang nagsisilang ng bata. At sa kanyang panganak ay parang siyang mawawalan na ng malay at mamamatay, parang mawawala na ang kanyang kaluluwa. Pero bago siyang tuluyang mawala ng malay, tinawag niya ang pangalan ng kanyang maging anak na Ikabod.
ng ibig sabihin ng itabod, God's glory has departed. So, ibig sabihin ng itabod, God's glory has departed. At maraming churches ngayon ay ikabod church. Bakit ikabod church? O parang Sardis church. Na merong sign of vitality, merong sign na buhay ang gawain. Punong-puno ng mga programa, punong-puno ng mga activity. Pero pag wala ang Panginoon sa sentro ng mga ginagawa, kundi yung program at yung activity, yun ang ipinalit sa Panginoon. When people are excited to come, when people are excited to be in the church, hindi para i-worship ang Panginoon, hindi para i-fulfill ang isang program, i-fulfill ang isang activity, pero wala nang damdamin sa Panginoon. And when we replace the Lord or His work with human issues, human programs, and human activities, wala doon ang Panginoon eh. And so the Lord departs. At ang kanyang glory, wala doon. Ano? Kaya simbahan, nagiging ikabot. Maraming simbahan ngayon na naglalakihan ng mga simbahan. Napakaraming mga programs. Napakaraming ministries. Napakaraming gawain. Pero walang interest sa preaching. Pag umabot ng 20 minutes ang preaching, bumobore na mga tao ko. At ang preaching, hindi preaching. Pep talk. Inspirational talk. And after the inspirational talk, o sige, grupo-grupo kayo. O pag-usapan nyo na. Pero ano po ang way sa Biblia, mga tao? It pleased God through the foolishness of preaching to save them, those that believe. Hindi mo nagbabago ang maraan sa Biblia. The preaching of the Word of God. That He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle by water, by washing of water. And that washing of water is by washing with the water of the Word of God. Salita ng Panginoon ang kailangan ko. Sabi ng iba, ay sa future yan. No. That is a present experience. Hindi yung ipepresent sa future. Every day, on a daily basis, day-to-day basis, the Lord keeps on presenting His church to Himself. Araw-araw po na pinapresent ang Panginoon ng kanyang sarili, ang iglesia sa kanyang harapan, that having spot or wrinkle after the initial act of salvation, at patuloy niyang nililinis ang kanyang bride, which is the church, by the washing of water, which is the Word of God. So, provision ng Panginoon for our daily cleansing is the Word of God. And that happens on a daily basis. Despite the fact na marami sa atin, every Sunday lamang nakakarinig ng preaching, mabuting iba nakakatay na iba mga gawain. Pero sa awa ng Panginoon, habang wala kayo sa preaching, during the weekdays na wala tayo sa mga preaching, meron pa rin salita ng Panginoon na nagpa-flash sa ating mga isipan. May mga salita ng Diyos na napakinggan natin na umahandar sa ating mga isip, bumabalik sa ating mga alaala. Yan ang patuloy na nagpapabanal sa atin. That He might present it Himself a glorious church not having spot or wrinkle. And that is a present experience. So, marami po mga simbahan ngayon naging Sardis church. No? They have sign of vitality and life. Punong-puno ng mga programs, punong-puno ng mga activities, ceremonies, human issues, and i-replace na nila ang Panginoon. In fact, alam mo ba, yung mga activity na yan, parang ano eh, parang yung cone. These activities, eh parang uling o baga na patuloy na itinagatong. Ano? To keep the fire going. Pag wala na ng activity, malamya na naman ang simbahan, isip na naman ang programa. Isip tayo ng programa para mabuhay. Pabuhay yung mga dugo. So, to keep the fire going, pagkatapos ang programa,
Patay na naman ang mga espiritu ng mga membro. Isip na naman ang programa para mabuhay na naman ang espiritu ng mga membro. Yun mo ba nagpapabuhay sa espiritu natin? Ang program at ministry. Ang dapat nagbibigay po sa atin ng excitement sa ating pagsisimba at paglilingkod sa Panginoon ay siya mismo. Yung ating excitement sa Kanya. Excited tayo na siya yung awitan. Excited tayo na mapakinggan ang mga tungkol sa Kanya. Worship the Lord in the beauty of His holiness. Hindi sa beauty ng church. Nakakatulong yan. Aesthetics. Mga panlabas. Nakaka-relax. Nakakatulong. Kesa puro tayo puno ng puna ng mga pangit sa church. Kung maganda, nakakabawa sa ating distraction. Pero hindi talaga yan ang ating ino-worship. Hindi maganda ang sahig, marble, maganda ang mga pillars, maganda ang music. Hindi yun. Nakakatulong yan. Pero talagang ino-worship natin is, let us worship the Lord in the beauty of His holiness. Pag-usapan natin ang kanyang kagandahan, ang kanyang kabanalan, ang kanyang excellence. Nasasayahan ang ating puso. We feel warmth. Nakakaramdam tayo ng init sa ating puso every time that we listen and we hear things about God. Yung kanyang gloriousness, ang kanyang kagandahan, ang kanyang wisdom, ang kanyang katalinuhan, ang kanyang power. Pag ganyan, parati nating pag-uusapan, umiinit ang ating mga damdamin. Parang hindi marami mga churches, hindi na yun ang direksyon ng kanilang mga dama. They are there for the program, for the activity. Nalala niya sabi ng Panginoon, these people respect me with their lips, but their hearts are far from me. Maawit sila ng mga mapuri sa akin, parang iginagalang, may respeto at sinasamba ko. Pero ang puso nila, malamig, ang puso nila, maayos sa akin. Ginagalang ako ng bayan ito ng kanilang mga nabi. Pero ang puso nila ay malayo sa akin. And then the last church na pinagsabihan ng Panginoon ay ang Laodicea. At ano po kasalanan ng Laodicea? Satisfaction with wealth. Not only wealth, but with self. Revelation 3:17, sabi niya, because thou sayest, I am rich and increased with goods and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, you are miserable, you are poor, you are blind, and you are naked. Alam niyo po, ang katangian ng Laodicea, lukewarm. At pamimiliin ng Diyos between cold and lukewarm. Mas gusto pa ng Diyos ang cold eh. Because it is the cold heart that God woos with His love, mercy, and grace. Yung init ng simbahan, He embraces His bosom. Pero yung lukewarmness, He spits it out of His mouth. Ano ba yung lukewarmness? Hypocritical na pagsasayos. Magsasadyos siya, pero in reality, wala siya talagang pangangailangan sa Diyos. Ina-admit niya na siya'y church ng Panginoon. Andun yung admission niya na simbahan siya ng Panginoon, pero malayo ang kanyang puso sa kanya. Kahit ang Panginoon, hindi niya kailangan sa buhay niya. She is very much self-sufficient. I am rich. I am increased with goods. I have no need of anything. I have need of nothing. In the outside appearance, parang she's okay. Pero spiritually, sabi ng Diyos, you are poor, you are spiritually decrepit. Spiritually bankrupt. Pero in the outside appearance, parang
He is blessed. Alam niyo po, ang mga compromising churches, ganyan. Akala natin, by compromise, they die. No. By compromise, they get stronger and stronger and stronger. But the bigger they get, the more compromise they do, and the bigger they get, and the more spiritually decrepit they become. Alam niyo po yung mga compromising churches na for the sake of unity and peace, they will compromise doctrine and character, principle to maintain the peace and quiet in the organization. Kaya tayo, hindi tayo engage sa kahit anong mga associations, no conventions, because of the possibility of compromise in doctrine and character principle. Because if two churches are to unionize, they need to tolerate and learn to live with each other. At itolerate nila ang mga fault ng isa't isa. And if three would unionize, three churches would have to compromise. And if there are four churches would have to compromise. Doctrine and character principle. At habang dumadami ng dumadami yan, mas marami kang ipo-compromise. Mas marami kang kasalanan ng itolerate. Mas maraming character principle ang dapat mong ipagparaya o i-give up. At akala natin mamamatay ang mga simbahan yan. Hindi, pag-survive yan. Lahalaki pa yan. Pabubuhay sila organizationally and spiritually. These are already dead churches. Kaya minsan akala natin yung paglakas nila organizationally a sign of blessing. Pero nami-misconstrue natin, mga kapatid, the peace of circumstance to be the blessing of God. Pero hindi lahat ng material blessing galing sa Panginoon. Marami mga churches na yung mama, naglakihan na naglakihan. Nakakala natin blessing ng Panginoon. Pero hindi talaga blessing ng Panginoon. Ang true spiritual blessing, mga kapatid, yun hindi namin dito. Yung ating spirituality ng simbahan. Yung faithfulness ng simbahan sa salita ng Panginoon. Yung kanyang katapatan sa Panginoon. Pag makikita natin, mga kapatid, ano, inatake ng kaaway ng Panginoon. Kasi yan lang naman ang parang para atake tayo ng kaaway. Satan is God's enemy. And the only way Satan can attack God is through who? Hindi naman niya maatake niya sa directly. Sino atakehin niya? Hindi lahat nakakampi ng Panginoon. Kaya minsan, sa araw, darating niya. Hindi yan question ng if. Dahil siguradong darating niya. Anak ka ng Diyos, you are identified with God, one day, you will experience the attack of the enemy. Mahina ka o malakas ka, lahat tayo walang example. Dahil identified ka sa Diyos, at ang Diyos ay kaaway ng Satanas, at nasa panig ka ng Diyos, isang araw, darating sa iyo ang kilos ng kaaway. Darating ngayon, hindi maiiwasan yan. Because they are at work, they are busy, hindi sila magpapahinga. Lahat ng nasa panig ng Panginoon, hindi makakaligtas mo. And the only way for you to be able to stand against the wiles of the devil is to take the full or the whole armor of God. Kailangan natin i-take advantage ng lakas na bigyan ng Panginoon by providing us with His full armor. So yun po natin inaalam yung full armor ng Panginoon. Mayo kayo sa atin. Salamat po, Ama, sa mga niyayag sa aming pangitnaan, yung mga pangitnaan na search namin ang mga sarili at i-judge namin naman properly. Nawa, Ama, talawang dibi sa aming failures, sa aming weaknesses. And pray, Father, na give us the grace to continue iyaya na nanitiling tapat at nagpapatuloy sa inyong mga ganap, pagganap sa mga inyong habilin. Sa talawang pangalit. Talagay mahayal naman, pag-uusap sa aming kalagitan, katotohanan at kalulatian naman ang siyang matanyag sa paghapon. Kaya yung nalangin sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Puno po tayo sa mga siya.